Good morning. Ang araw kong nagising. Ewan ko ba kung kailang maganda yung tulugan ang araw kong nagising. Maglalaba ako. Actually, magpapalaundry kami. Pero yung mga delicate namin, kailangan kami yung mag-hand wash kasi hindi to pwede sa washing machine. Yung mga pinang birthing, delicate to eh. May bawon pa sa mahal na sabon. Ayan. Delicate, pang delicate din tong sabon na to. At dito ako sa bathtub maglalaba. Ayan. Pinupuno na. Ayan. Hindi naman pupunuin yan. Okay na nga yan. Ayan ko na nga. Oh, habang naglalaba ako, yan ang view ko, di ba? Saya. Lagay ko muna kayo dito. Di ba? Ang perfect ng view habang naglalaba. Sa kawa kakakita ganito. Tapos yung underwear namin kagabi nandito kasi nung nag-swimming kami, naka-underwear lang. Actually, naghubot-hubad kami. Pero syempre, hindi ko na yung binibyo. As in, hubot-hubad kami dyan sa pool. Nakakatuwa. Yun pala yung perks. Isa sa perks ng private yung pool. Pwede kang maghubot-hubad. Ang liberating. Wait lang. Tapos na nag-edit ako ng video, nakakatulog ako mga 11:30 na. Tapos wala pang 4:30, 4:20 something pa lang. Nagising na ako. So nag-work na ako. Kasi sayang yung oras kung tutunga nga lang ako, hindi naman ako makatulog. So supposedly today, gusto kong pumunta sa isang purification ceremony sa isang temple. Kaya lang, kailangan ng guide. Akala ko naman pwedeng pumunta lang ako dun. So iniisip ko pa rin. Ayan, lalagay ko na yung mga damit. Iniisip ko pa rin. Tapos may mga nakikita pa akong mga healing massage. Kaso ang sabi naman, para silang mga albularyo. Pero bukod sa ceremonies, may kasamang massage. Sobra daw, mas may expect some pain sa massage. Sabi dun sa isang review. Pero worth it daw. Oh my gosh. Eh pag nagpapamassage nga ako dyan sa atin sa Pilipinas, ano lang, soft lang. So parang natatakot ako na dun sa sinabi yung accept something. Ayan, kinukusot ko na. Siyempre yung mga kilikili, yun yung importanteng kusotin. At umorder na pala ako ng coffee. May free breakfast kami dito. Tapos alam nyo ba yung in-order naming coffee? Parang ano siya, sikat siya dito. Point Coffee, maraming branches. So parang siyang Starbucks siguro ng Indonesia. Yung large coffee na iced cappuccino na may coffee jelly, mga 106 pesos lang. My gosh! Sa Grab, nagpa-Grab, may Grab food dito. Walang mapagsampayan kasi umuulan. Umuulan sa labas, hindi lang masyadong kita. So dyan na lang muna yung isa sa labas, yung isa sa loob, tapos yung pantalon na yun. Mamaya na lang ito. Lumating na yung order, sa ganito siya nakalagay. 106, mga ganun. Mas mahal pa kayo delivery. Kasi nag-tip pa kami. Tapos nakakatawa, ito nabili ko. Pang may regla pala to, nakalagay dito. Kaya pala tinitingnan ako ng mga cashier, tsaka ng mga tauhan dun. And tingnan yung indications. Ayaw mag-focus eh. Basta, nakalagay for menstruation. Pero iti-taste test ko yan. Yan, so diniliver na yung breakfast. Sa akin ay omelette. Tapos may watermelon juice. Kay Mahal, ganun pa rin. Nasi goreng with pineapple juice. Ay, watermelon juice. Wait lang. Yan, mag-breakfast na kami. Ayun, kumain si Miming. Yung binigay kong tinapay para magkagabi, ayaw kainin. Dito kami kasi medyo mainit na dun sa mismong dining table. Tikman ko yung nasi goreng para lahat ng nasi goreng. Iba-iba kasi eh. Nga, malasa din. Ang simple-simple ng nasi goreng pero ang sarap.
try mo itong omelette ko with vegetables. Walang rice, toast ang kasama niya. Naka-itlog. Masarap. Ganyan pala lasa ng itlog dito sa Bali. May kasamang ketchup tsaka may sambal. Nakakatuwa naman. Tikman natin yung sambal. Favorite ko kasi yung sambal, yung mag-uwi nga ako nito eh. Wala mong sambal sa atin. Kung sabihin, nag-uuwi pa ako, may sambal pa. Ay, kasi yung sambal na to, parang hindi authentic, ano? Parang, kumbaga, instant, ayun. Iba yung, ano, sambal talaga. Hirap-hirap kami dun sa straw. Straw pa lang. Hindi po nagagamit eh. Sira na. Masyadong malambot. Super, pero... Ay, ito na lang. Kung wala kang dalang. So, paano natin mahihigop yung coffee jelly? Parang kinana agad yung sarap. Sa akin ay cappuccino, kay mahal ay palm sugar latte. Okay. Kumakape. Iba rin yung lasa ng kape nila kesa sa Vietnamese. Okay. Ang favorite ko kasi di inubos nung pusa yung itlog. Ang sela naman. Ang sarap din ng cappuccino pero mas matapang. Pero ang tight din. Sobrang less ice naman. Wala nang ice. Ang sarap sulit na sa 106 pesos. Mamayang gabi maaga kami matutulog dahil bukas mag ano kami mag hiking sa volcano. Enjoy ko muna. Sobrang na-enjoy ko na yung pool, yung banyo, yung bathtub. So sulit na stay namin dito. So for now, ako naman ay mag-aayos. Kami ay maglo-laundry sa labas, yung self-service. Tapos magla-lunch. Tapos, pahinga sandali, uuwi. Tapos, magpapaspa na kami. And then, mag-night market. Tapos, nung kailangan namin matulog ng maaga kasi by 1:30 a.m. susunday kami dito nung magiging guide namin sa hiking sa Batur. Batur ay isang active volcano. Kung tama ako. Tama ba? Active volcano ang Batur. Parang may napanood akong vlog na active daw yun. Pero, check ko na lang. Okay. Pag nag-aayos ako, naglalagay lang akong concealer sa under eyes. Kasi, ano, maaybag ako, tsaka dark circles. Powder, lip balm, sunscreen pala muna, syempre. Yan lang. Tapos, minsan glitter. Minsan, eyeliner para K-pop. Eyeliner ba tawag dyan? Parang ganun. Nagpalit ako ng t-shirt kasi ang init sobra. So, itong pang gym ko yung sinuot ko para kung pawisan mas madaling matuyo. So, ayan na yung after ng aking mukha. Diba natural lang? Wala namang nabago. Parang nagpulbulong. Tapos ang aking pabango ay polo red. Yung binili namin sa Landmark.
75 ml siya. So, pwede pang travel kasi pasok sa 100 ml. So, paalis na kami. Required nga pala dito sa Ubud yung naka-helmet unlike sa Giliman. Yan yung aming motor. Alam nyo ba, 10 kilometers away to sa amin. So, mga 20 plus minutes. Pero ayan, at aircon naman sa loob. Kaya okay lang. Ito lang kasi yung laundry na self-service. Lahat kailangan balikan kinabukasan. Meron pa? Dito sa ano? So, ito na yung aming laundry. Sama-sama na lang. Hindi pa kami tapos mag-laundry. May ano pa kasi idadry pa. So, buti na lang may malapit na vegetarian restaurant. Pero ang kakainin namin, parang yung kailangan din namin kahapon, na si Campur, yung mix ng everything na ulam. Tapos ito para siyang patatas. Ang sarap din. Tapos na yung aming laundry. Yan, tinutupi na namin. Tuyo na siya. So, nandito na kami sa aming villa. Yun ang aming experience. Ah, sorry, maputi yung aking noo dahil naglagay ako ng pulbo dahil nag-allergy ako sa init. Yun yung aming experience sa laundry shop na self-service dito. Medyo malayo sa aming villa. So, inabot kami ng sham-sham. Umalis kami dito 10:30. It's 2:30, so 4 hours. Kasama yung biyahe. Tsaka, tawag dun, yung pag-lunch namin. Yun. Ah, ang init. Ngayon magpa-appointment na kami sa spa. Kailangan namin yun. Habang nakaupo ako sa trono, pwedeng may nakakakita sa akin. Kaya tinitingnan ko, baka biglang may tao. Yun lang yung disadvantage ng ganitong banyo. Medyo walang privacy, lalo na sa gabi. Although palayan lang naman yan. Yan, dito na kami kung saan kami magpapaspa. Sa Anagata. Okay. If you have for the but you, can you do pedicure only? I did wash. So I mean after I have washed. You wanna cut short? Tapos na kami magpaspa. Tapos nakalimutan ko na mag-vlog sa sobrang relax. May pati, tsaka may pa-cookies at sarap nila parehas. Ay, mga mukha namin, mukhang na-relax na. Lalo ka na. Kanina, ano eh. Agay.